Magandang araw po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula, manalangin po tayo. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nakmamahal sa amin. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong pananasalita. Sa pangitan ng inyong dakilang biyaya ang sakripisyo na ipinakita sa cross, ligtas na po kami mula sa walang hanggang pagtrusa. Naunan po namin na kung gaano kami sarabling makasalanan po kami sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ngunit lahat ng aming miserableng maduming kasalanan ay tinubos na pala ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo na dumadak sa cross. Kaya po, nagpapasalamat po kami sa inyo palagi sa pamamagitan ng aming puso, aming buhay. Ngayon na rin po, kami po ay nakatipon sa inyong harapan sa lugar na ito. Kaya mula sa simula hanggang sa wakas, gabayan niyo po kami sa oras na ito sa pangitan ng Espiritu Santo upang maunawaan ang inyong banal na salita sa pangitan ng pagkataong ito. Nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin sa lahat ng oras. Itinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, buksan po natin ang Biblia. Ebanghelyo ni Juan, chapter 15. Ebanghelyo ni Juan, chapter 15. Verse 7 hanggang 8 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung kayo'y manatili sa akin, ang mga salita ko ay manatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais, ito ay gagawin para sa inyo. Sa pangitan nito'y naluluhati ang aking ama, na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Kaya po, ngayon na raw, paano tayo magbunga ng marami at nagiging kanyang alagad ng Panginoong Diyos? Alagad ng Panginoong Diyos, ito pa ay maluwahating bagay. Kung tayo pa ay talagang nagiging alagad ng Diyos, ito pa ay malaking biyaya. Siguro sa para sa yung mga tunay na alagad ng Diyos, meron pong malaking kaluwahatian ang gandimpala na inihanda ng Diyos. Kaya ligtas na po tayo, pagiging kanyang alagad ay ibang topic. Okay. So paano tayo nagiging kanyang alagad ng mabuti? Tapos, paano tayo magbubunga ng mas marami sa ating buhay para sa kanyang kaluwahatian? Kaya, tungkol sa yung importanteng katanungan ito, meron pong kasukutan dito sa Bible. Sabi dito, verse 7, kung kayo'y manatili sa akin, ang mga salita ko ay manatili sa iyo, hiningin ninyo ang inyong, anumang inyong nice. Ito'y gagawa para sa inyo. Tapos sa pamamagitan nito'y maluluhati ang aking ama at kayo'y magbunga ng marami. Tapos, maging mga alagad ko. Kaya ayon po sa Bible verse na ito, malinaw po kung unang step ay kayo'y manatili sa akin. Kaya para tayo pa'y nagiging mabuting alagad ng Diyos at tapos tayo pa'y nabubunga ng marami, una, dapat manatili tayo sa Panginoon. Dito po sa Ebanghelyo ni Juan chapter 15, meron pong talinghaga tungkol sa puno ng ubas. Tayo pa'y sanga, yung mga ligtas, tayo pa'y sanga. Tapos, yung mga sanga dapat kumakapis sa puno.
yung puno ng ubas, ito pang Panginoong Jesus. Kaya sa pangitan ng talinghagang ito, sa pangitan ng puno ng ubas, ipinaliwanag ng Panginoon na kung gaano kahalaga yung ating panatili sa Panginoon. Kaya, una, dapat manatili tayo sa Panginoon. Ito pang utos ng Diyos. Bakit inutos ng Diyos ng ganito? Dahil kahiligtas na po tayo paminsan, hindi tayo manatili sa Panginoon ng mabuti. Kung ganito po, hindi tayo nagiging mabuting kanyang adlagad o tapos hindi tayo o maring magbunga ng marami. Kaya po, kaya paano tayo manatili sa Panginoon? Paano tayo manatili sa Panginoon? Dito po sa Roma chapter 12, verse 4 hanggang 5, sabi ng Biblia, paano tayo manatili sa Panginoon? Ano po? Dapat manatili tayo sa iglesia. Tama po ba? Iglesia. Kaya ano pang iglesia? Ito pang paktitipon o fellowship ng totoong ligtas. Yun po ang iglesia. Roma chapter 12 verse 4, sapagkat ang kung paano ang isang katawan ay mayroon tayong maraming mga bahagi, ang mga bahagi ay hindi makatulad ang gawain. Kaya tayo na marami, iisang katawan kay Kristo, ang mga bahagi sa sama-sama sa isa-isa. Ay, paano tayo nagiging bahagi ng katawan ng Panginoon Jesus? Yung mga naunang ligtas, yung mga grupo ng ligtas, yun po ang katawan ng Panginoon Jesus. Nandun po tayo sa paktitipon, yung fellowship, ito pang pasimula ng ito pang unang step upang para tayo po ay manatili sa Panginoon. Siguro mo ilang sa inyo alam nyo naman po ito, pero importante po ito, tama ba? Kaya ngayon New Year na po tayo, nasa New Year na po tayo. Kaya ano pa ang New Year resolution nyo? Dapat tuloy-tuloy po tayo sa una, sa pagtitipon. Sa tuwing linggo, yung lahat ng mga fellowship, hanggang sa ating makakaya, dapat manatili tayo sa iglesia. Yung fellowship, ang grupo ng totoong ligtas. Colossians chapter 1, verse 8 hanggang 9. Kaya siya rin naman sa amin na pahayak ng inyong pag-ibig sa Espiritu. Kaya mula ng araw na aming narinig ito, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan ng pagkaunawang espiritual. Tapos verse 18 din po. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya ang naging pangunahing sa lahat ng mga bagay. Kaya sa loob ng iglesia, meron pong Espiritu ng Diyos, meron pong pag-ibig ng Diyos. Kaya ang Panginoon Jesus, siya po ang ulo. Yung mga ligtas, siya po ang katawan niya. Kaya nandun po yung pos-pos ng kapangyarihan ng Diyos. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Kaya po, siya ang pasimula, panganay, mula sa mga patay. Kaya dapat, paano tayo manatili sa Panginoon? Kaya kung tayo pa ay isang bahagi ng katawan, gaya ng isang darili, yung darili, paano siya manatili sa ulo? Nang direkta po ganon? Dito siya? Hindi. Nang siya pa ay kumakapi sa katawan, sa pangitan ng katawan, manatili siya sa ulo.
Kaya po, yung ulo ang pinaka-importanteng bagay sa ating katawan. Gaya nito, ang Panginoon Jesus, siya pa ang pinaka-importante, siyempre, sa para sa ating Kristiyanong pamumuhay. Nasaan ang Panginoon Jesus? Paano tayo manatili sa Kanya? Nang tayo pa'y manatili sa Kanyang katawan, Iglesia. Mag-isa lang ako, manalangin ako sa Diyos, nagbabasa ako ng Bible, nang mag-isa lang, mukhang kaya natin ito nang mag-isa lang, pero kung mag-isa lang po tayo, sa bandang huli, nanghihina po tayo. Kaya po, kaya ng Ebanghelyo ni Juan, chapter 15, verse 6, kung ang sino man hindi manatili sa akin, siya itatapong katulad ng sanga at matutuyo. Naging manghihina. Kaya dapat tuloy-tuloy po tayo sa pagtitipon. Nandun po yung kapangyarihan ng Diyos, kalakasan ng Diyos. Kaya Colossians chapter 2, verse 19, hindi kumakapis sa ulo na sa kanya ang buong katawan, tinutustusan, pinagsasanib sa pamamagitan ng mga kasukasuan, mga litit, ay lumago ng paklagong mula sa Diyos. Hindi kumakapis sa ulo. Sila naman hindi kumakapit tao sa ulo. Kung kumakapit sila sa ulo, ibig sabihin sa pamamagitan ng katawan, so, sa kanya buong katawan, tinutustusan, pinagsasanib sa pamamagitan ng mga kasukasuan, mga litid, by joints and ligaments, they grew with the increase that is from God. Lumago ng paglagong mula sa Diyos. So yun po ang mangyayari. Kaya po, unang step para tayo pa ay nagiging mabuting alaga ng Diyos ngayon taon, para tayo pa ay magbubunga ng marami ngayon taon, ano pang unang step? Siguro mga ilang kapatiran, marunong kayo sa panatili sa fellowship, katulad ganon dati, tuloy-tuloy, dapat tuloy-tuloy po tayo sa fellowship. Kung meron pong mga kapatiran na naging tama sa pag-attend sa fellowship, dapat palakasin natin yung ating sarili ngayong taon para manatili tayo sa talaga yung iglesia. Tuwing linggo, walang absent, walang late, no? Kaya, ano po ang tukso ni Satanas? Huwag kayong manatili sa iglesia dahil sa iba't ibang rason. Kaya kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Tama ba? Kaya ginagawa ni Satanas maraming dahilan. Ganito daw, ito daw. Daming dahilan, no? Kaya hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos, ang kanyang katuwiran. Unahin natin ang Panginoon. Ito pa ang unang prioridad. Ano po? Manatili kayo sa Panginoon. Kaya po, yung mga hindi ligtas, syempre hindi nila naintindihan kung ano ito. Kaya, 1 Corinto chapter 15, verse 33, huwag kayong padaya. Ang masasamang kasamaan ay sumisira ng magagandang ugali. Ang masasamang kasamaan ay sumisira ng magagandang ugali. Huwag kayong padaya. Kaya po, yung mga hindi ligtas, hindi nila naintindihan kung anong ibig sabihin, ano ang Kristiyanong pamumuhay. Kaya po, kung ligtas na po tayo, tapos humihiwalay tayo sa kanila, tapos may fellowship tayo sa Panginoon. Tapos, verse 15, unang Juan chapter 2 verse 15 hanggang 17, huwag ninyong ibigin ang sanibutan ni mga bagay na nasa sanibutan. Ang pag-ibig na ama, wala sa sino mang umibig sa sanibutan. Siyempre po, kailigtas na po tayo, meron po tayong laman, nandito pa rin tayo sa sanibutan, kaya maraming tukso sa labas nat, sa palibot natin. Kaya huwag ninyong ibigin ang sanibutan.
mga bagay na nasa sanibutan. Ang pag-ibig ng Ama, wala sa sinuman umibig sa sanibutan. Kaya tinuktukso ni Satanas mga Kristiyano para sila pa'y lumayo sa Panginoon, lumayo sa kanyang katawan, dahil kung hindi sila manatili sa iglesia ng mabuti, bilang resulta ito, nasisira pa ang kanilang Kristiyanong pamumuhay. Kaya tandaan po natin, ito pang unang step para tayo po ay magbubunga ng marami ay nagiging kanyang alagad. Then tapos, Roma chapter 10 verse 17, tapos Juan chapter 15 verse 7, kung kayo'y manatili sa akin, ang salita ko ay manatili sa iyo. Sa susunod naman, una, dapat manatili tayo sa yung fellowship, yung gathering, pagtitipon, kasama ng mga kapatiran sa loob ng totoong iglesia. Kung gana, ang salita ko ay manatili sa iyo. Ano pa ang pangunahing bagay, pangunahing activity sa loob ng iglesia natin? Pag-aral ng Biblia, no? Ano pang pinaka-importante para sa ating Kristiyanong pamumuhay? Ligtas na po tayo sa pangitan ng salita ng Diyos. Siyempre, babubuhay tayo bilang Kristiyano ng mabuti sa pangitan ng salita ng Diyos. Kaya po, ang mga salita ko ay manatili sa inyo. Dapat yung salita ko ay manatili sa atin. Kaya po, dapat actively, dapat umaten po tayo sa pagtitipon upang makinig ng salita ng Diyos. Upang makinig ng salita ng Diyos. Dati naman sa pandemic, kaya online na lang, paminsan. Pero kung online lang po, paminsan, may na po tayo. May na po tayo. Dapat, ano po, sama-sama lahat. Kaya kung sa pandemic, siguro meron pong consideration. Pero kung sa ganitong situation, dapat sikapin natin upang magkaroon tayo ng pagtitipon. Tapos upang makinig ng salita ng Diyos ng mabuti. Kaya po yung pagtating sa paminsan Wednesday sermon. Ano po, Lord's Day, syempre, dapat manatili tayo sa iglesia. Ayun pang pinaka-importanteng araw. Yung pang araw ng muling pagkabuhay ni Jesus. Sabi ng Panginoon, naroon ako sa ginna nila. Dapat manatili tayo sa tuwing Linggo sa iglesia yung pagtitipon. Paano naman yung Wednesday po paminsan? Hindi po tayo tuloy sa Wednesday sermon. Importante din po ito, ang Wednesday sermon, para lumago tayo. Kasi wala na ibang paraan para tayo po lumago. Ano po? Ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. Kaya po, ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig, ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Okay po? Kaya makinig tayo ng mabuti. Makinig tayo ng maraming beses, no? Tapos yung mga nakinig, dapat ano po, isa buhay, isa ulo, para sa ating espiritu. Makinig lang tapos wala na. Kaya importante daw yung meditation. Ano pang meditation? Mag-review po. Para mas maunahan po natin ng detalyado. Dapat itanim natin yung salita sa ating puso. Hebrews chapter 4 verse 2, sabi dito, sapagkat dumating ang sa atin ang magandang balita, gaya rin naman sa kanila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang pang-aaral na narinig nila. Sapagkat hindi sila naging kalapkis sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga taong nakarinig. Hindi sila maging kalakip sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga taong nakarinig. Kalakip. Dapat ano po, tanggapin natin ito ng buong puso, buong pag-unawa para ito pa'y nagiging ating kalakasan. Kaya yung pinaka-importante yung bagay, yung activity sa loob ng pagtitipon ng iglesia, ano po, pakikinig ng
salita ng Diyos. Yung fellowship natin din po, sa loob ng fellowship, meron pong patotoo, maano-ano. Yung pasehan, yung pundasyon na ating fellowship din po ay salita ng Diyos. Kaya, dapat lumapit tayo sa salita ng Diyos nang mas maigi, lalong na yung panibagong taon. Siguro meron po kayong mga Bible reading plan, tapos yung tuwing Wednesday din, lumapit tayo sa salita ng Diyos ng mga cell group fellowship din po para naging mas malakas spiritual. Mga 119, mga awit 119 verse 105. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo. Liwanag sa landas ko. Kaya po, ano pa ang salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos ay liwanag, liwanag. Kung walang salita ng Diyos, madilim po yung ating buhay. Naging madilim yung ating buhay. Kung naging madilim po yung ating buhay, kaya natin nakamali, kaya natin mabubuhay. Kaya po, dapat manatili tayo sa salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Na makinig o maunawaan, narinig sa loob ng pagtitipon. So, sa loob ng pagtitipon, nandito po yung Espiritu Santo. Sila pa ang magkagabay sa mga tao. Kaya po, tungkol dito naman, yung fellowship po, ito pa importante, yung fellowship. Yung iglesia, ano pang iglesia? Yung pagtitipon, tapos yung fellowship ng mga naunang ligtas. Yung pang iglesia, yung pang fellowship. Kaya ano po ba ang fellowship? Kaya Juan, unang Juan chapter 1, meron pong detalyadong paliwanag tungkol sa fellowship. Okay, unang Juan po, buksan po natin ang unang Juan chapter 1. Verse 3. Ipinahahayak namin sa inyo yaong aming nakita ang narinig upang kayo rin naman magkaroon ng pakisama sa amin. Tunay na ang ating pakisama sa Ama at sa Kanyang Anak, si Jesu Kristo. Ipinahahayak namin sa inyo yaong aming nakita ang narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakisama sa amin. Kaya tunay na ang pakisama ay sa Ama, sa Kanyang Anak, at si Jesu Kristo. Yung fellowship, truly our fellowship is with Father, the Father, and with His Son, Jesus Christ. You also may have fellowship with us. Bakit isinulat ni Apostle Juan ang epistle na ito, yung librong ito, para magkaroon tayo ng, magkaroon sila ng fellowship. Para sa atin din po, ibig sabihin, para maunan po natin kung ano po ang totoong fellowship, ano pang fellowship sa Bible. Kaya, yung fellowship naman, ano po? Una, ito po ay kasama ng Amang Diyos, ang Kanyang Anak, si Jesus Kristo. Yung fellowship natin, hindi po ito ating sariling fellowship lang, mga naging physically close lang, parang barkada, mga ganon-ganon. Siyempre, ito po ay banner at totoong fellowship. Ano pang totoong fellowship? Yung fellowship na ito, dapat kasama ng ating Amang Diyos. Amang Diyos. Yung fellowship na hindi kasama ng ating Amang Diyos, yung fellowship hindi ayon sa Kanyang kalooban, kahit anumang fellowship ay masabi natin walang kabuluhan, hindi totoong fellowship na ito. Yung fellowship natin dapat nakabase sa Kanyang kalooban, yung fellowship natin dapat kasama ng ating Amang Diyos. Tapos, tungkol sa ang Panginoon Jesus, kasama ng Panginoon Jesus.
Yun pa ang ating fellowship. Kaya, kung manatili tayo sa fellowship na ito, spiritually, naging malakas po tayo, naging lumago tayo sa loob ng iglesia. Kaya ito pa'y fellowship kasama ng Amang Diyos, Espiritu Santo at Panginoon Jesus, tapos kasama ng Ligtas. Ito pa ang fellowship sa loob ng kasama ng Ligtas, kasama ng kanyang Ama, Amang Diyos. Ang Diyos ay hindi Ama para sa hindi Ligtas. Sa kanila, para sa hindi Ligtas, ang Diyos ay hindi Ama. Ang Diyos ay hukom sa kanila. Kasi yung relasyon nila ay naputol na, nasira na. Kaya, tandaan po natin, ano pa ang fellowship na ito? Yung fellowship nito, hindi yung makamundong fellowship doon sa labas, kundi ito pa ang totoong fellowship kasama ng ating Amang Diyos na lumika, kasama ng ating Panginoon Jesus na ating tagapaligtas. Yun pa ang totoong fellowship. Tapos, ano pang nilalaman ng ating fellowship dapat? Gaya nito, tungkol sa Amang Diyos and tungkol kay Jesus. Ito po ang nilalaman ng fellowship natin. Kaya yung ating pananampalataya ay importante para sa ating fellowship. Kaya paminsan, hindi po mo yung maayos yung fellowship kung iba po ang pananampalataya. Ligtas na daw sila, pero hindi pa talaga silang ligtas. Kaya naniniwala daw sila sa Diyos, pero iba pala yung pagkaintindi nila. Kaya paano tayo mag-fellowship sa kanila? Impossible po ito. Kaya po, Philemon chapter 1 verse 5 hanggang 6. Philemon chapter 1 verse 5 hanggang 6. Sabi dito, sapagkat nabalitaan ko ang inyong pakiibig para sa lahat ng mga banal, ang pananampalatay mo sa lahat sa Panginoon Jesus. Hearing of your love and faith which you have toward Lord Jesus and toward our saints. Meron silang pag-ibig, meron silang pananampalataya tungo sa Panginoon Jesus at tungo sa kanyang kapatiran. Ito pang ano po, yung pag-ibig, pananampalataya. Ito pang pangunangin bagay para sa ating fellowship. Kaya sa pagitan ng mga kapatiran, sa pagitan ng mga kaluluwa na may pag-ibig ng Diyos, na may pananampalataya, totoong pananampalataya sa Diyos, kay Jesus, sila pang magkaroon ng fellowship. Verse 6, idinadalangin ko na ang pamamahagi ng inyong pananampalataya maging mabisa kapag malaman mo ang bawat mabuting bagay na maring nating gawin para kay Kristo. Meron pong ang pamamahagi ng inyong pananampalataya. The sharing of your faith. So, ano po ang fellowship? Sharing of faith. Sharing of faith. Kaya po, sa ibang version naman, fellowship of faith. Fellowship of faith. Kaya yung fellowship natin, dapat may pananampalataya sa Diyos. Brother, sister, unay natin ang Panginoon. Hanapin muna ang kanyang kaharian. Kung kanon, yung mga pawang, yung mga ibang bagay, yung mga kinakailangan, pawang idrakta sa iyo. Pero sabi niya, paano yan? Impossible yata. Kaya, meron pong isang kaluluwa na may pananampalataya sa kanyang salita. Meron pong isang kaluluwa na walang pananampalataya sa kanyang salita. Paano sila magkaroon ng fellowship? Impossible na. Impossible. Kaya yung ating fellowship naman, para ano po yun? Para sa Panginoon? Para tayo po ay sumuno sa kanya, para tayo po ay lumago, para tayo po ay magbubunga ng marami.
Kaya ayon sa pananampalataya. Kaya una, yung nilalaman ng pananampalataya, ano pang manatili kayo sa kanya, yung salita mo dapat manatili sa inyo, ano po yon? Sa pangitan ng totoong fellowship. Sa loob ng totoong fellowship, meron pong totoong kapayapaan, kasiyahan, karanasan ng kanyang kapangyarihan. Kaya, yung fellowship natin dapat nakabase sa pananampalatay sa kanyang salita. Kung hindi, ibig sabihin, meron po tayong kulang sa ating fellowship. Meron po tayong meron pong mga kailangan natin ayusin sa ating fellowship. Marcos chapter 9 verse 22 hanggang 24. So madalas na siya inihahagis nito sa apoy sa tubig upang siya buksain, ngunit kung merong kang bagay na magagawa na maawa ka sa amin, tulungan mo kami. Sinasabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo ang lahat ng mga bagay, maring mangyari sa kanya na mananampalataya. Ang agad sumigaw ang ama ng bata na sinasabi, mananampalataya ako, tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. Mananampalataya ako, tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. Tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. Sabi dito, ang lahat ng bagay maring mangyari sa kanya ng mananampalataya. Kaya ano pang pananampalataya? Kung unay natin ang kanyang kalooban, basta sa kanya walang imposible. Sa kanya walang imposible. Yung pang ating pananampalataya. Kung hindi tayo maniniwala sa kanyang kapangyarihan, paano tayo magkaroon ng totoong fellowship? Kaya, Matthew chapter 6 verse 33, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran, ang lahat ng bagay-bagay na ito pawang idaraktas sa iyo. Maniniwala ba kayo sa verse na ito? Kung hindi kayo maniniwala sa verse na ito, paano kayo magkaroon ng fellowship? Paano kayo manatili sa fellowship? Kung ganon, masabi natin, hindi kayo manatili sa fellowship ng maayos. Kaya po yung fellowship natin, ano po? Kasama ng Amang Diyos, kasama ng ating tagapagligtas. Kaya po, Unang Juan, chapter 1, verse 7, kaya, ano pang itsura ng totoong fellowship? Ngunit kung tayo'y lumalakas sa liwanag, na tulad niya ng sa liwanag, may pakiisama tayo sa isa-isa. Ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kaya po, kanina, yung salita ng Diyos ay liwanag. Tama po ba? Kung manatili tayo sa kanyang salita, ibig sabihin, lumalakad tayo sa liwanag. Alam natin kung ano pang mali, alam natin kung ano ang tama, kay tulad niya na sa liwanag, may pakiisama tayo sa isa-isa. Ang dugo ni Jesus na kanyang anak na lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kaya po, yung fellowship natin dapat kasama ng Amang Diyos, takapaligtas, sa pangitan ng kanyang salita. Yun po ang totoong fellowship sa ilalim ng ilaw. Kung sa nasa liwanag po tayo, malalaman natin kung alin po ang mali, alin po ang kalooban ng Diyos. Kung ganon, yung mga mali, kaya natin iwasan. Natapos yung mga kalooban ng Diyos, kaya natin sundin. Kayon po ang resulta ng totoong fellowship. Pero, gaya ng verse 6, chapter 1 verse 6,
Kung sinasabi natin tayo ay may pakikisama sa Kanya, tayo ay lumalakas sa kadiliman, nagsisinungaling tayo, hindi natin ginagawa ang katotohanan. Kung tayo po ay, lumalakas sa kadiliman, anong ibig sabihin po? Ano po ang paglalakas sa kadiliman? Kung madilim, kung nasa madilim na lugar, ano po ang unang mangyayari sa atin? Kung nasa madilim na lugar, hindi nakikita. Tama po ba? Hindi nakikita. Hindi nakikita kahit anumang bagay kung madilim na talaga. Kaya po, kung nasa kadiliman po tayo, ibig sabihin, tayo pa ay malayo sa salita ng Diyos, ibig sabihin, yung buhay natin ay malayo sa kalooban ng Diyos. Kaya po, anong ang ibig sabihin ng nasa kadiliman? Kahit meron po tayong kasalanan sa harapan ng Diyos, dahil hindi nasa kadiliman tayo, ibig sabihin hindi po ito nakikita. Ang kulang po yung salita ng Diyos. Kaya attend lang, pero hindi po tayo o makinig ng salita ng Diyos ng mabuti, hindi po tayo mag-meditate ng salita ng Diyos ng mabuti, kung gano'n, ano po ang nangyari? Yung ating buhay, nasa kadiliman pa. Kaya sa pangitan ng Biblia, sa pangitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, dapat malaman natin na kung alin pang tama, alin po ang mali. Yun po ang ibig sabihin ng sa ilalim ng liwanag. Tapos, kahit meron po silang kasalanan, itinago nila yung kasalanan sa harapan ng Diyos. Hindi po ito dinala sa harapan ng Diyos. Kaya una naman, hindi nila alam, ito pala ang kasalanan. Hindi nila alam, meron pala silang yung ganitong kasalanan. Ayon ang po ay unang situation sa tungkol sa yung nasa kadiliman. Pangalawa naman, itinago nila yung kasalanan. Itinago nila ang kasalanan sa harapan ng Diyos. Binabalewala nila yung kasalanan. Nasa kadiliman. Yung pang ibig sabihin, nasa kadiliman. Tapos, nalaman nila na ito ang kasalanan. Kahit nalaman nila na ito ang kasalanan, gaya ng sinabi ni Adan, mo sinabi ni Eva, anong sinabi nila? Adam, bakit ito ang ginagawa mo? Bakit kumain ka na yung bawal na prutas? Anong sinabi niya? Dahil sa babae po. Dahil sa yung babae na nilikha mo. Nakasala ako. Meron pong palusot. Palusot. Kaya hindi na ito kasalanan. Okay na. Yung din po ay nasa, ibig sabihin na nasa kadiliman. Kung ganoon, ano pang darating? Disiplina. Disiplina po ang darating sa kanya. Kung walang disiplina sa kanya, anak sa labas. Mas malaking problema po ito. Tapos, yung mga ano po din po ay nasa kadiliman. Sabi ng Biblia dito, kung lumalakad, hindi kayo magpapatawas sa ibang tao, yung kasalanan nyo ay hindi papatawarin ng Diyos. Kaya kung meron pong kaluluwa na hindi napapatawad ng kasalanan ng iba, yun din po ay nasa kadiliman. Bakit po? Kasi yung kasalanan nila ay mas malaki naman kaysa iba. Yung kasalanan na pinatawad ng Diyos ay mas malaki naman kaysa kasalanan na nagawa ng iba. Kaya, dapat kung meron pong mga
tao na gumagawa ng kasalanan sa atin, dapat magpapatawad tayo sa Kanya dahil pinatawad din ng Diyos ang kasalanan nila. Tapos dapat manalangin po tayo para sa kanila. Kaya, ano po ang ibig sabihin sa kadiliman? Kahit meron po silang kasalanan, hindi pa nila alam o hindi pa nila natakpuan. Tapos, kahit natakpuan nila yung kasalanan, ayaw nilang magsisi, ano yung palusot, yan. Yung pang ibig sabihin nasa kadiliman. Kaya gaya ng verse 9, verse 8 muna po. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. Ang katotohanan ay wala sa atin. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, ano po ito? Nasa kadiliman sila. Kung ganun, dinadaya nila ang kanilang sarili na. Kaya palagi natin tandaan na tayo pa hindi perfecto, meron po tayong kailangan maraming baguhin sa harapan ng Diyos. Kaya sa pangitan ng salita ng Diyos, kailangan natin suriin na araw-araw, kailangan natin baguhin yung ating buhay. Hindi kailangan tingnan yung iba-iba, kailangan natin tingnan yung ating sarili muna, tapos para tayo pa lumago, para tayo pa nagbago. Ayon pang ibig sabihin na nasa liwanag tayo. Tapos, verse 9, sa bilang na isa ito, kung ipinahahayang natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawas sa ating mga kasalanan, tayo ay lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung ganito po, yung ating espiritu naging mas malinis kaysa dati, tinutulungan tayo ng Diyos para tayo po ay lumago. Kaya verse 10 po. Verse 10. Pero kung sinasabi na tayo hindi nakasala, yun ang malaking problema. Verse 17 po. Balikan po natin verse 7. Kanina ito, tapos na po. Verse 7. Kung tayo pa'y lumalakas sa liwanag, tulad niya na sa liwanag, may kapakisama tayo sa isa-isa. Kaya yung mga kapatiran, yung mga kaluluwa, yung mga ligtas, nasa liwanag, sa kanila po, silang dalawa, kung may fellowship, kasama ng Diyos sa liwanag, kasama ng Panginoon Jesus sa liwanag, kasama ng salita nila sa liwanag, ito po ay totoong fellowship. Yung pang ibig sabihin na manatili kayo sa Kanya, kung gano'n, yung salita niya ay manatili sa inyo. Kung gano'n, ano pang resulta, magkaroon tayo ng pagsisisi, paulit-ulit, pagbabago. Walang pagbabago na walang pagsisisi. Para tayo pa'y magsisi, para tayo lumago, kailangan po yung ganitong spiritual na proseso. Kaya po, chapter 2 verse 1, unang Juan chapter 2 verse 1, ang mga muntik kong anak, ang mga bagay na ito isinusulat ko sa iyo upang kayo huwag makasala, ngunit kung ang sino may makasala, tayo may takapagtanggol sa harapan ng Ama, si Jesus Cristo na siyang matuwid. Mga muntik kong anak, ang mga bagay na ito isinulat ko sa inyo upang kayo huwag makasala. Bakit isinulat ni Apostle Pablo, Apostle Juan tungkol dito? Para ganito lang, kung may kasalanan, mag-confess na lang ako. Kung ganun, papatari na ako. Hindi po palang ganito lang. Kung talagang magsisi tayo, mag-confess tayo sa Panginoon na mula sa ating nagsising puso, siyempre, ipapatawat ng Diyos yung ating kasalanan. Pero hindi ito ibig sabihin, madali tayong humingi ng tawas sa Kanya
na walang paksising puso talaga. Siyempre, hindi po ito ibig sabihin na wala na po yung kaligtasan pa natin. Dahil tayo'y may takapagtanggol sa harapan ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid. Siya pang ating takabaligtas. Siya pang ating mediator. Kaya yung kaligtasan hindi nawala. Pero magkaroon tayo ng fellowship kasama ng Diyos. Magkaroon tayo ng problema sa ating spiritual na paklago. Kaya paano tayo lumago kung nasa kadiliman po tayo? Kaya ito po ang ibig sabihin ng fellowship kasama ng Diyos, ang kasama ng ating Panginoon Jesus. Yung pang ibig sabihin na manatili kayo sa Kanya. Kung ganito po, sa bandang huli, magbubunga tayo ng marami. And tapos, dapat manatili tayo sa Panginoon. Tapos, kaya, bakit isinulat ni Apostle Juan ang librong ito? Upang kayo'y huwag makasala. Ibig sabihin, kung meron po tayong kasalanan, magkaroon tayo ng problema sa fellowship sa Panginoon. Kaya dapat iwasan natin yung kasalanan. Tapos kung meron po tayong kasalanan sa liwanag ng natakuan sa liwanag ng salita ng Diyos, dapat natin ipinahayag ang kasalanan ito na may naksising puso. Kung ganon, yung ating fellowship kasama ng Diyos, yung ating Kristiyanong pamumuhay, naging maayos. Kung hindi, magkaroon tayo ng problema sa ating Kristiyanong pamumuhay. Kaya hindi ito ibig sabihin, basta-basta, confess na lang tayo, kung ganon, Panginoon, sorry po, ito pa ang kasalanan. Kung ganon, magpapatawa siya ng kaagad, mag ganon. Tinitingnan ng Diyos yung ating puso, ating buhay. Tinitimbang ng Diyos ang ating isip, puso. Kaya po, yung pang ibig sabihin ng fellowship kasama ng Diyos, kasama ng ating takabaligtas sa liwanag. Kung doon po tayo manatili ng mabuti, at tapos yung salita niya manatili sa atin sa liwanag, tayo pa'y magbubunga ng marami. Tapos, kay papaano, kung ligtas na po tayo talaga, ngunit kung sino man ay nakasala, gaya ng verse na ito, tayo'y may takapagtanggol sa harapan ng Ama. Kaya ibig sabihin, hindi po ito, yung kaligtasan, hindi po ito na wala. Pero magkaroon tayo ng problema sa ating Kristiyanong pamumuhay. Kaya kung hindi tayo magsisi ng maayos, darating po yung disiplina. Kaya yung mga minamahal, dinidisiplina ng Diyos. Ito pa'y narasan pong lahat tao. Pero kung walang disiplina ng Diyos sa kanilang buhay, ibig sabihin sila pang anak sa labas, mas malaking problema po ito. Kaya para manatili tayo sa fellowship sa liwanag, una, dapat malaman natin, inamin natin yung ating kasalanan sa harapan ng Diyos, yung ating kakulangan sa harapan ng Diyos. Dapat alam natin, meron po tayong dating pagkatao, laman. Dapat maunan po natin yung katigasan ng yung laman. Dapat lumalapit tayo sa Panginoon na may naksising puso, na may hangarin, na may pagnanais upang sundin ang kanyang kalooban, upang baguhin yung ating sarili. Kung ganon, sa pangitan ng kapangyarihan ng Diyos. Natapos yung sa pangitan ng dugo ng Panginoon, yung dugo ng Panginoon Jesus, hindi para sa yung ating kaligtasan lang, kundi para sa yung ating Kristiyanong pamumuhay. Siyempre, pinaka-importante po yung dugo ng Panginoon Jesus. Kaya lilinisin
sa lahat ng ating kalikuan, yung ating pamumuhay. Kung ganito po, tayo po ay nagiging tayo po ay magbabago ng mabuti. Bilang ni Sir Tito, tayo po ay magbubunga ng mabuti. Kaya po, tapos balikan po natin Ebanghelyo Juan chapter 15 verse 7. Kung kayo ay manatili sa akin, mga salita ko ay manatili sa iyo, hiningin ninyo ang inyong anumang inyong nais, ito ay gagawin para sa inyo. Yung fellowship, importante. Yung salita ng Diyos, importante. Tapos yung prayer din po ay napakahalaga. Hiningin ninyo ang anumang inyong nais, ito ay gagawin para sa iyo. Kaya kung hiningin natin kung anumang inyong nais, anong ibig sabihin anumang inyong nais? Bumili ako ng loto. Panginoon, tulungan mo ako para manalo ako sa loto. Ito po ang ibig sabihin? Hindi po. Ano? Ano mang inyong nais? Kung ang salita ng Diyos ay manatili sa atin, ano pang nagiging ating pagnanais? Pagsunod sa kanyang kalooban. Yun pang nagiging ating pagnanais. Gusto kong sundin. Panginoon, tulungan mo ako. Gusto kong sundin ang inyong kalooban. Gusto kong iligtas ang mga kaluluwa. Yung nilalaman ng panalangin ay nagiging nakabase sa kalooban ng Diyos. Kung tayo pa ay manatili sa Kanya, kung ang salita niya ay manatili sa akin, ibig sabihin yung panalangin ay naging mabisa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon, ang Kanyang salita, Kanyang kapangyarihan. Kaya po, unang Juan din pa, chapter 5, verse 14, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ito ang ating kapanatagan sa Kanya. Kung tayo humingi ng anumang bagay ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan Niya. Ito po ay ating kapanatagan, confidence. This is the confidence that we have in Him. If we ask anything according to His will, He hears us. Kung tayo'y humingi ng anumang bagay ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan Niya. Kaya yung panalangin natin, talagang nakabase sa kalooban ng Diyos. Tama ba o hindi? Yung puso natin, meron po tayong talagang pananampalataya sa Kanyang salita at Kanyang kapangyarihan o hindi? So, yung pang tinitingnan ng Diyos. Okay po? Kung ganon, tayo'y pinapakinggan Niya. Ito ay gagawin para sa iyo. Bilang ni Sir Tayito, magkaroon tayo ng prutas. Kung meron po tayong pananampalataya, syempre meron po tayong gawa ayon sa ating pananampalataya. Dahil dito, meron din po tayong pagbabago sa ating buhay. Kaya Santiago chapter 4 verse 3, verse 2 hanggang 3 po. Kayo'y nangahangat, kayo wala, kayo pumapatay, kayo nang imbot, kayo hindi nakakaimit, kayo nakaaway, nagidingma, kayo wala, sapagkat hindi kayo humihingi, hindi tumatanggap, sapagkat humingi kayo sa masasamang dahilan upang gulin ninyo ito sa inyong mga kalayawan. Okay, Santiago chapter 4, verse 2 hanggang 3. Kayo'y nangahangat, kayo wala, kayo pumapatay, kayo nakimbot, kayo hindi makakamit, kayo nakaway, nagdingmaan, kayo wala, sapagkat hindi kayo humihingi, hindi tumatanggap, sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan upang guguluin ninyo ito sa inyong mga kalayawan. Kayo humihingi, hindi tumatanggap, sapagkat humingi kayo sa masamang dahilan. Ibig sabihin, yung nilalaman ng panalangin, yung puso ng manalangin sa Diyos ay may problema.
Hindi kayo humihingi. Sa pagka hindi kayo humihingi, kayo wala. Siyempre po, dapat manalangin tayo sa Panginoon ayon sa kanyang kalooban para tuparin ang kanyang kalooban sa ating buhay. Panginoon, gusto kong iligtas yung mga kaluluwa dito. Panginoon, gusto kong baguhin yung buhay ko. Panginoon, meron pong ganitong mga kasalanan. Gusto kong alisin yung kasalanan ito. Panginoon, gusto kong alam kung ano ang kalooban nyo. Panginoon, gusto kong alam ano ang kailang kong baguhin sa ating buhay. Yun po ang kalooban ng Diyos. Yun pang panalangin ayon sa kalooban ng Diyos. Dapat humingi tayo sa kanyang gabay, kanyang tulong sa atin. Kung hindi, wala. Kaya paminsan, bakit ganito yung Kristiyanong pamumuhay ko? Bakit kulang yung Kristiyanong pamumuhay ko? Paminsan nalulungkot po tayo. Tingnan po natin, yung panalangin natin sapat na po ba o hindi? Yung panalangin natin, may pananampalataya po ba o hindi? Kaya dapat manalangin tayo sa Panginoon ng mas maigi kung ganon na may pananampalataya sa kanyang kapangyarihan. Meron po siyang kapangyarihan upang baguhin yung aming buhay, upang gabayan yung mga anak nila ayon sa kanyang kapangyarihan. Kaya kayo'y wala, bakit po sapa hindi kayo humihingi? Pero kayo humihingi pero hindi tumatanggap sapagkat humingi kayo sa masamang dahilan. Mali ang motibo. Kailangan natin surin yung ating puso ng mas maigi. Paano po? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng totoong fellowship, kung ganun po, magbubunga tayo ng marami. Kung meron po tayong pananampalataya, siyempre meron po tayong gawa. Kung meron po tayong pananampalataya, meron din pong tayong mga panalangin na mabisa. Kaya manalangin na lang ako tapos walang gawa. Wala pong ganitong Kristiyanong pamumuhay. Kung manalangin sila sa Panginoon ng mabuti, ibig sabihin meron din po silang mabuting gawa. Siyempre kung walang tulong ng Diyos, lahat imposible. Pero kung meron po tayong pananampalataya, ano pa ang kalooban ng Diyos? Gustong-gusto ng Diyos nang nakita ang gawa sa ating buhay dahil sa pananampalataya. So hindi kailangan tulong natin sa Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan. Hindi kailangan tulong ng mga tao. Hindi kailangan gawa ng mga tao upang tuparin ang kanyang kalooban. Pero gusto niyang nakita yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating gawa. Yun pang gusto niyang nakita. Kung ganon, meron po tayong panalangin na may pananampalataya sa Diyos. Dahil dito, siya po ay gagawa ng lahat ng paraan upang tuparin ang kanyang kalooban sa ating buhay. Ayon din po sa ating kakustuhan para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya po sa pangitan nito, naluluwalhati ang aking ama, kayo'y magbunga ng marami ay maging mga alagad ko. Magbubunga ng marami. Kaya Mateo chapter 13. Verse 23. Maraming prutas.
Ang napapahasik naman sa mabuting lupa, Mateo chapter 13 verse 23. Ang napapahasik naman sa mabuting lupa, inyong nakikinig ng salita, inuunawa ito na siyang talagang mamumunga. Ang isa'y 100 ay iba'y 60, ang iba'y 30. So maraming bunga. Ang isa'y 100, ang iba'y 60, ang iba'y 30. Dapat magbubunga tayo ng marami. So napahasik naman sa mabuting lupa, mabuting lupa. Sino po sila? Yung mga nagsising puso nang nauna nila ang salita ng Diyos tungkol sa Ebanghelyo, tungkol sa dugo ng Panginoon Jesus. Magkaroon sila ng tunay na pananampalataya, ang buhay na walang hanggan, na siyang talagang mamumunga. Ang isa'y 100, ang iba'y 60, ang iba'y 30. Minimum, 30. Minimum 30 po sila. Kaya ano pang naging maring prutas yung sa Bible, pagpabago ng ating buhay? Meron pong prutas ng bunga ng mga Espiritu Santo. Yung pagbabago sa ating puso, isip, gawas. Ito po ang isang prutas. Tapos ano pa ang prutas? Yung mga maliligtas sa pangitan ng ating sakripisyo. Yun din po ang nagiging prutas. Kaya po kung ligtas na po tayo, ibig sabihin, kaya natin baguhin mga 30 bagay. Kaya natin baguhin yung mga 30 bagay sa ating buhay. Kaya ano po ang New Year resolution nyo? Kailangan kong ganito, ganito, gusto kong naging ganito. Meron pong mga malistahan, no? Kaya natin baguhin mga 30 things in our life, no? Alin sunod sa kanyang kalooban. Tapos tandaan po natin, kung ligtas na po tayo, isang kaluluwa, sa likod nila meron pong 30 na kaluluwa na naghihintay sa kanila para maligtas po sila. Ibig sabihin, kung meron pong isang naligtas, siya pang isang nagiging pintuan ng kaligtasan para sa mga kaluluwa sa palibon nila, minimum mga 30 daw sila. 30. Kaya po, hindi naman 30, pwedeng 60, 100. Hindi naman 30 things na kailangan natin baguhin. Maring 60, 100 things. Kaya natin baguhin ito kung tayo pa ay manatili sa kanya, kung ang salita niya manatili sa akin ng talaga, kung manalangin tayo sa Panginoon na may mananampalataya talaga, na may gawa, ito po ay gagawin para sa inyo. Kaya bilang result ito, tayo pa ay magbubunga ng marami, tapos tayo pa ay nagiging kanyang alagad. Kaya isang sanga, paano siya nagbubunga ng marami? Dahil yung sanga ay malakas po? Dahil sanga ito po ay matalino? Dahil yung sanga ay kumakapi sa puno? Dahil sa ugat? Siya po ay nagbubunga ng marami. Hindi dahil sa kanyang kalakasan, kundi galing sa puno. Kaya po yung Kristiyanong pamumuhay, paano tayo naging kanyang mabuting alagad? Paano tayo lumago ng mabuti? So ayon sa Ebanghelyo 1 chapter 15, una, dapat manatili tayo sa kanya ng mabuti. Tapos pangalawa, dapat yung salita ng Diyos ay manatili sa ating puso, isip, buhay. Dapat humingi tayo ng tulong sa Diyos na may pananampalataya sa Kanya.
Kaya Santiago chapter 1 verse 1 hanggang 4, si Santiago na alipin ng Diyos ng Panginoon Hesukristo na bumabati sa 12,000 na nasa pangalan. Mga kapatid ko, itunurin ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nakaharap sa sari-saring pagsubok, yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Ang inyong hayaan na malubos ang pagtitiis, ang gawa nito upang kayo maging saktar at ganap, walang anumang kakulangan. Kaya sa ating Kristiyan ng pamumuhay, siyempre, ano po, dumating na yung pagsubok, mga paghihirap, mga tukso ni Satanas, huwag kang manatili sa Panginoon, huwag kang maniniwala sa Kanya, tama na lang, tama. Parang ganito po, masabi ng iba, bakit pumunta kayo sa church palagi? Tama na lang, lampas na kayo ang langit. Parang ganon, lampasan nyo po ang langit to. Ay, siyempre, yun po ang kaisipan ng hindi ligtas. Siyempre, yun ang kasinungalingan. Hindi totoo. Kaya ayon sa Bible, ano pang Kristiyan ng pamumuhay? Gawin mo inyong lahat para sa ikaluluhati ng Diyos. Kung mabuhay man, mabuhay. Para sa Panginoon. Kung namatay man, tayo namatay. Tayo para sa Panginoon. Kaya sa lahat ng ating buhay, dapat ihandog natin para sa Panginoon. Ayun pa ang Kristiyan ng pamumuhay bilang isang ligtas dito sa Bible. Kaya, nang dumating ang pagsubok na ito, dapat lampasan natin ang pagsubok na ito ng mabuti dahil sa mga pagsubok, mga yung kapaligiran, yung mga mo financially, mo family, mo ano-ano, meron pong mga iba't-ibang uri ng pagsubok sa ating buhay na maring darating. Kung ligtas na po tayo, walang pagsubok, ay meron. Kung ganun, bakit dumating na ang pagsubok? Para lampasan ito na may pananampalataya, para lumago tayo sa ating pananampalataya. Bago ang pagdating ng pagsubok, yung pananampalataya natin ay ganito lang. Pero pagkatapos ng pagsubok, yung pananampalataya natin lumago na, malaki na. Pagkatapos tayo po lumipas ang pagsubok. Kaya mang inyong malalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya nagbubunga ng pagtitiis. Kaya manatili kayo, pagtitiis. Hanggang kailan? Sa isang buwan lang po? Isang taon lang? Hanggang kailan po? Hanggang sa kanyang pagdating. So, pagtitiis, pagtsatsaga, upang sundin ang kanyang kalooban. Yung pagturusan ng Panginoon Jesus para sa atin, syempre, mas dakila po. Hindi kaya natin maihambing ang pagturusan ng Panginoon Jesus sa ating konting pagturusan sa ating Kristiyan ng pamumuhay. Tapos, gaano kalaki ang kaluwalhatian ng Diyos? Gusto nang ibinigay ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian, dakilang gantimpala sa atin. Kaya pagtitiis, importante, no? Kaya huwag tayong mapataya. Huwag tayong pataya. So inyong hayaan ang malubos na pagtitiis ang gawa nito upang kayo maging saktar at ganap na walang anumang kakulangan. Kaya sa bandang huli, tayo pa'y lumalago ng mas maigi, mabuti. Tapos sa pagsubong na ito, ano po ang importante? Ngunit kung ang sino man sa iyo nakukulang ng karunungan, syempre kulang po yung ating karunungan, ating pananampalataya, humihingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat, hindi manunumbad. Yun ay ibibigay sa kanya. Ngunit humingi siya ng may pananampalataya na walang pag-aninlangan, sapagkat nag-aninlangan ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at ipinapatpat ng hangin. Sapagkat ang taong iyon ay hindi dapat ang makala, siya ay tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. Kaya kung kulang po yung ating pananampalataya o karunungan, dapat humihi tayo ng
tulong sa Diyos na may pananampalataya. Kaya iniisip natin, siguro hindi ko nakaya. Walang imposible sa Diyos. Tama po ba? Humi tayo ng karunungan, gabay sa Kanya, na may pananampalataya. Pero sa ating sarili, suko na ako parang ganon. Kung nalulungkot tayo ng madali, kung manupaypay tayo ng madali, hindi po ito kalukot-lukot sa Diyos. Yung pang ano po, sinabi ng verse na ito. Kaya, kung dumating na yung mga pagsubok, manatili tayo sa Panginoon, tuloy-tuloy, lampasan natin ito na may fellowship kasama ng Diyos. Yun din po ang importante. Sa bandang huli, napubunga tayo ng marami, nagbabago tayo ng mabuti para sa Panginoon. Okay, ngayon na raw, paano tayo nagiging alagad ng Diyos? Paano tayo magbubunga ng marami? Yung pang ating topic, ayon po sa yung Ebanghelyo Juan chapter 15 verse 7 and 8, Unang Juan chapter 1, tapos Santiago chapter 1, ganun po. Kaya tandaan po natin yung mga salita ng Diyos na pinaharap po natin sa panibagong taon. Sana yung lahat ng kapatiran magkaroon ng magandang resorta sa kanilang, sa inyong Kristiyanong pamumuhay. Hanggang dito po tayo, manalangin po tayo. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Sa pamamagitan ng Biblia, naunan po namin na dapat tayo po ay, kami po ay manatili sa inyo, tapos yung salita nyo ay dapat manatili sa amin para kami po ay nagbago, para kami po ay manalangin sa inyo na may pananampalataya. Kaya malaman din po namin na walang imposible sa inyo, kaya pakitulungan nyo po kami upang kami po ay magbago, upang kami po ay magpubunga ng marami sa panibagong taon na ito. Idinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus na nagmamahal sa amin. Amen.